good day everyone! Happy, happy new year pala sa inyong lahat! Now I am back at para bang na-excite lang ako na i-share sa inyong bagong video ko kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload. So, meet my new puppy. My name is... Say hi to my vlog. My name is Baby Rosie! Super cute ng baby ko. So now I just want to share lang sa mga na-experience ko last year from negative happenings to positive happenings sa life ko. Charis. I know I'm not artista para maging interested kayo sa life ko, but I hope that this video will help you, especially sa mga kababaihan na gumagamit ng mga contraceptives or birth control. So ayan na si Rosie. Hi April, si Rosie. April. So magsisimula muna tayo sa negative na nangyari sa buhay ko last year 2023. Sobrang hindi ko talaga expect na magkakaganoon ako. Yeah, that was my worst experience ever na nangyari talaga sa buhay ko. But I'm still thankful pa rin dahil I'm still alive at nandito ako ngayon nagvo-vlog kasama si Rosie at kasama yung anak ko. She's at my back. My cutest baby. Ika nga, there's a rainbow always after the rain. And hopefully this year, okay tayong lahat. Safe tayong lahat. And good health always. At ang sabi rin na, health is another form of wealth, diba? Are you agree with that, Rosie? Yes, mommy! So sige na, magsisimula na ako. So ang nangyari pala sa akin, first time talaga akong na-hospital. Kaya super stressed talaga ako noon. Hindi ko alam anong nangyayari sa katawan ko. Healthy naman yung lifestyle ko, kaya it's a big question talaga yun sa akin. Kunin mo si Rosie, Punta kayo dun. Sige na. At dahil itong content ko ngayon ay tungkol sa birth control, so magsisimula muna tayo sa first na ginamit ko na birth control. And you know what guys, kala ko nga na mamamatay na talaga ako noon, pero sa awa ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan, and I know na may malaking plano pa si God sa buhay ko. And thank God, always, yeah, I always thank God talaga sa buhay ko for my second life. At sa family ko, and sa husband ko na hindi ako pinabayaan. Thank you so much, my loved ones. Charis. Pitaw, seriously, thank you so much. So, balik na tayo sa topic, no? Dami kong daldal, ang drama-drama ko. So, ang dahilan pala kung bakit ako na-hospital dahil sa contraceptives na ginamit ko, which is yung IUD. So, yan yung una kong na-try na birth control. I know na ang mga lalaki dito hindi makaka-relate sa topic na to, pero if may asawa kayo or may jowa kayo na gumagamit ng contraceptives, so why not hindi nyo to i-share para maging aware din sila. And para naman sa mga kababaihan na gumagamit ng contraceptives, I know na familiar na kayo sa birth control na to na yung pinapasok sa ovary, doon nilalagay yung IUD. So yan yung IUD. Papakita ko mamaya yung pictures ng IUD. And for almost 5 years din yung service ni IUD sa akin, guys. Tagal-tagal rin, no? 5 years. Unfortunately, excuse me. Unfortunately, dumating talaga yung panahon na nalaglag siya. Napunta siya sa cervix ko. Parang gusto na niyang lumabas. Kaya pala, every time na may sexual intercourse kami ng husband ko, parang may tumutusok sa kanya. At sa akin naman, wala naman akong na-feel na masakit. Siya lang yung nakaka-feel ng masakit. Na may something daw na tumutusok. Yun na pala is yung IUD na yun. At ang worst pa, nagjuntis si Akich Dai for 2 months. Na was knowing talaga ako kasi, you know what, confident lang talaga ako sa birth control na ginagamit ko. At sabi ko sa sarili ko, bakit naman ako mabubuntis na may IUD naman ako, may control naman ako. Tapos 5 years na rin si IUD sa akin na hindi ako nasundan. So actually, I have 2 kids na pala, no? Sa hindi pa nakakaalam dyan. Tapos ganun, yun yung nangyari. Talagang wala akong ka-idea talaga na buntis na pala ako for 2 months. Tapos yung nangyari sa akin, una kong na-feel, masakit yung puson ko. Na sobrang sakit talaga, guys. Kala ko lang talaga na normal lang yun na sumasakit ang puson kasi
that time, di pa naman ako dinanatnan at saka nagsusuka rin ako that time sa morning. At yun na pala yung mga sinyales na juntis na si Akech. Lipsticks muna tayo, guys. Huwag nahagard na ta. Tapos, hindi ko pa napag-isipan no, na magpa-check up. Kasi feeling ko lang talaga na normal lang. Baka sa dugo ko lang yun na ayaw babas kaya masakit ang puson ko. At may ginawa ko, guys. At hindi ko rin nga alam bakit ginawa ko yun. Yung ginawa ko pala, para umulsa at lumabas na yung period ko. Kasi gusto ko na talaga magkaroon ng period kasi sobrang sakit na talaga ng puson ko. Yung ginawa ko, uminom ako ng San Miguelite. So, yun yung ginawa ko kasi effective daw yun na pangpaulsa ng dugo. At advice rin yun ng mga ano ko, ng mga friends ko kasi yun din yung ginagawa nila every time na hindi sila dinadatnan. Napaka-effective naman kasi na-try ko naman yun before. Effective naman siya. Yung San Miguelite yung ginagamit namin. Ko, ginamit ko nun, pangpaulsa talaga ng dugo. At yun, ginawa ko, minum ako ng San Miguelite. Nakadalawang bottle nga ako ng San Miguelite nun. At hindi pa ako nakontento. Yung ginawa ko, minum rin ako ng ginger tea. No? Na luya, na giniling. Giniling ko pa. Kasi yung feeling ko that time, may kabag ako. Tapos, yeah. Yun yung feeling ko na may kabag talaga ako. And sobrang sakit talaga yung time na yun. March 26, 2023, 12 p.m. Uminom ako ng maraming ginger tea. Exactly 2 p.m. March 27, 2023. Nag-bleeding ako, guys. Sobrang daming dugo ang lumabas sa akin. May mga buo-buo na dugo na sobrang pula. Na parang kulay violet na yung kulay ng dugo ko. Yung may parang anong laman-laman ng tao ba? Hindi ko ma-explain kung anong dugo yun. Basta ganun yung lumabas sa akin. At sabi ko, sobrang tuwa ko nun. Kasi akala ko lang na nagkaroon na ako ng period. Tapos nagpasalamat pa ako na sabi ko sa sarili ko na thank God, di nasasakit tong puson ko kasi lumabas na dugo ko. Pero may nanotice ako na parang iba. Parang iba yung paglabas ng mga dugo. Para akong umiihi no, na walang tigil yung pag-agos ng dugo. Tapos ginising ko husband ko, sabi ko sa kanya, di may period na ako. Pero base sa observation niya, hindi daw normal yung pag-bleeding. Kaya sinabihan niya ako na magbihis ka, punta na tayo sa ospital, ipapa-check up kita. Sabi ko pa sa kanya na ang OA mo naman, dugo lang naman to. Syempre, 2 months rin akong hindi dinatnan, kaya feel ko lang na normal lang yon. Pero ano talaga no, he insists talaga na pumunta kami ng ospital kaya sinaka niya na ako kaagad sa service niya papuntang ospital at wala pa ring tigil ang pagdurugo ko at pagdating namin sa ospital, tuloy-tuloy pa rin ang pagdugo. Ayaw pa nila, yung sa ospital, ayaw pa nila akong tanggapin kasi wala daw vacant room, sabi ng guard na nagbabantay doon. At buti na lang talaga may lumabas na nurse at tiningnan, chinek niya ako. Na-shock rin yung nurse, no, na anong nangyayari sa akin. So, na-shock siya sa situation ko. Kasi ang dami na daw dugo na lumabas, na nawala sa akin. At sabi niya, putla-putla ako na raw, delikado na raw yun. Kaya, sinakay nila ako sa wheelchair papuntang admission room. So, sinakay na ako. At yung feeling ko noon papuntang admission room para akong nahihilo na walang ka-energy at parang di ako masyadong makahinga, di ako makakita, parang ganun na nawawalan talaga ako ng hininga, guys. At dun sa admission room, in-oxygen nila ako kaagad, tapos dextrose, at hindi pa ako naabunuhan ng dugo noon kasi ano, wala pang available na B plus blood kasi B plus type yung dugo ko. Tapos hindi pa rin tumigil yung pagdaloy ng dugo, tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos ilang oras yung dumaan, pinainom nila ako ng gamot na pampatigil daw ng pagdurugo. Pero yung feeling ko is hindi pa rin ako makahinga, parang ganun. Parang nawalan ako ng oxygen ba. Pero may oxygen naman na nakasupport na.
And I need, ano, 4 bags of B plus blood type. So, ganun. Tapos, kinabukasan, may doctor na ako for OB. And nagpa-ultrasound ako at na-verify doon na yung IUD ko daw is napunta na daw sa cervix. Na siguro, napunta siguro yung IUD sa cervix ko kasi sa lakas ng agos ng dugo, baka na-ano siya ba, na-appeal siya ba. At hindi pa nila ma-verify ni Doc, hindi pa nila nalaman if talagang buntis ba talaga ako kasi need pa daw nila ipa-biopsy yung buo-buo na dugo na nakita sa ilalim. Need pa daw nila yung ipa-biopsy. And sabi ni Doc na magpa-operas para ako para makuha yung IUD at the same time malinisan yung mattress ko. Kasi delikado daw yun if hindi ka agad malinisan, baka ma-poison daw ako. So, yan yun. So, ang resulta pala guys, overall result, 2 months na pala akong buntis. At unfortunately, napunitan ako nang dahil sa IUD o sa mga ininom ko na mga ininom ko. So, nakakalungkot man at sayang, ikatlo ko na sana yun if nagpatuloy yung pagbubuntis ko. But I know everything happens for a reason talaga. Si God na bahala sa lahat. Kaya sa mga kapwa ko babae, especially sa mga gumagamit ng contraceptives or birth control, or sa mga first timer, so mas mabuti talaga na may doktor kayo na magre-recommend kung anong bagay sa inyo na birth control. So as of now, ang ginagamit kong contraceptives is itong Marvelon pill. So, at gagawa rin ako ng review nito kung anong effect niya sa akin for 7 months taking this Marvelon pill. So, ito yung tab niya. So, yung box na, natapon ko na. So, dito na lang muna magtatapos ang video na ito about my experience last year sa contraceptives na ginamit ko na IUD. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Keep safe and thank you for watching and see you on my next video.